Praise God. So, purihin po ang Panginoon at muli tayo po ay kanyang pinagkakatipon-tipon upang purihin at mapakinggan ang kanyang banal na salita. So, bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Minsan pa, O Diyos, kami ay lubusang nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat sa mga salita mo na amin nga pong pag-aaralan sa umagang ito. Dalangin ko, Diyos, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. So, kung may mga Bible po tayo, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of John chapter 4, verses 23 to 24. Yan po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Okay? In John chapter 4, verses 23 to 24, ayan, sabi po dyan, "Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth." Okay. So, this morning, ang ating pag-aaralan is about God is looking for a true worshiper. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, lumalang sa lahat-lahat, no? Sabi diyan, siya ay naghahanap ng tunay na magpupuri sa kanya. Kaya sabi po dito sa ating text sa umagang ito, no? Panahon, it is a right time. A time is coming, sabi diyan, na ang Diyos naghahanap ng tunay na mananampalataya sa kanya, no? Sa pamamagitan po ng Espiritu. Okay. Ano po ba yung mga characteristic of true worshipper? Dalawa po yung nandiyan, no? Yung magpupuri sa Espiritu at magpupuri sa katotohanan. So, umpisahan po muna natin yung worship Him in Spirit. Okay. Kinakailangan na purihin natin siya sa pamamagitan ng Espiritu. Because God is Spirit. Okay, bumalik po tayo. Tingnan po natin in Genesis 1 verse 26. Okay, as our supporting verse. Sabi po dyan, "Then God said, let us make mankind in our image and our likeness so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So, ganito po nilikha ng Diyos ang tao. Nilikha niyang kawangis niya in the image and likeness of God. Kaya yung katabi mo, no, nilikha yan ng Diyos na kawangis, no, bawat isa po sa atin, no, na kung titingnan po natin, ganito po nilikha ng Diyos ang tao, kawangis niya. And then next po doon sa, basahin po muna natin ang Genesis 2 verse 7. Okay, sabi dyan, "Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being." So ganito po nilikha ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng alikabok. Okay? And then, ang ginawa ng Lord, hiningan niya, sabi diyan, "and breath into his nostrils the breath of life." The breath of life, or it is the Holy Spirit, the Spirit of God. So, binigyan ng Diyos, ng Espiritu niya, ang tao. At sabi diyan, "and the man became a living being." Ang tao ay ginawang kawangis ng Panginoon. Ano ba ang image ng Diyos? Okay? Example, punong-puno po siya ng kabutihan. Isn't it? Mahabagin ang Diyos. Walang masama sa kanya. Okay? Walang pagkukulang. Ganyan ginawa ng Diyos sa tao na una niyang nilikha, sina Adan at Eva. Ginawa niya ang tao sa pamamagitan ng alikabok. Binasa po natin kanina. At binigyang hininga, the breath of life, or the Spirit of God. Kaya ang tao ay nabuhay sa mata ng Diyos.
dahil mayroong Espiritu ng Diyos na nananahan sa kanya. Pero lahat po ito ay nagbago nang sumuway sa utos sina Adan at Eva. Anong utos po ba yung kanilang nilabag? Alam po natin na mayroong batas ang Diyos, na kung ang batas ng Diyos po ay nilabag natin, mayroong kaparusahan, isn't it? Dito nga po sa mundo, even in this world, may mga batas sa mundo na kung tayo po nilabag natin, nagkasala tayo sa batas sa mundong ito, anong mangyayari? Di po ba may kaparusahan? So ganun din po ang nangyayari, no? Na nilabag ng unang nilikhang tao sa mundong ito ang batas ng Diyos. So ano po ba yung command ng Panginoon na kanilang nilabag? Okay? Titingnan po muna natin kung ano yung command ni God kina Adan at Eva. In Genesis 2 verses 16 to 17. Ito po. And the Lord God commanded the man. So it is the command. Ito yung ipinag-utos ng Panginoon. You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die or surely die. So ito po yung batas ng Diyos. Ito yung ipinag-utos niya kina Adan at Eva. Pwede po nilang kainin lahat ng bunga ng punong kahoy except merong in-exempt ang Panginoon. No? Sabi niya, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Hindi po sinabi dito sa Bible na mansanas yun, mga kapatid. Kaya hindi po natin alam kung anong bunga itong knowledge of good and evil na ito. Hindi yan mansanas kasi ang mga napapanood natin, ayan, bunga ng mansanas. Okay? So ito po yung command ng Panginoon. At alam po natin kung ano ang nangyari. Hindi nila sinunod ang utos ng Panginoon. Bakit? Okay, tingnan po natin in Genesis 3 verses 1 to 5. Basahin po muna natin ang mga salita ng Diyos. Okay? Sabi diyan sa Genesis 3 verse 1. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Pag-crafty talaga andun yung pagka-clever niya, diba? Na itong ahas na ito. And then sabi po diyan, no? He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Kung titingnan po natin, nadadagdagan, di ba? Dinagdagan niya ng you must not touch it. Makikita po natin dito na pinitwist po ni Satan. No? Meron siyang ginagawang twisting, iniikot-ikot niya yung salitang sinabi ng Panginoon. Okay? And then ituloy po natin, verses 4 and 5, the next verse please. You will not certainly die. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. O, tingnan po ninyo. So ito yung sinabi ni Satan na talagang gusto niyang sabihan na ganito kasi ang mangyayari. So sa madalit salita mga kapatid, no, na-deceive na rin lang po si Eva. Naniwala siya doon sa pinagsasabi ni Satanas, no? So yun po ang nangyari doon. Adam and Eve was deceived. Nilinlang po sila ni Satanas at ang resulta, nagkasala sila sa Diyos. Hindi po nila sinunod ang utos ng Panginoon. At ang nangyari, nawala ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Hindi man sila namatay physically. Ang nangyari, sila ay namatay sa harapan ng Diyos spiritually. Diba sabi ka, you will surely die. Physical po, buhay sila. Pero ang namatay po,
namatay po sila spiritually sa harapan ng Diyos. Nawala ang espiritu ng Diyos at ang espiritu ni Satanas ang siyang humawak sa tao. At ito ang sitwasyon mula na nagkasala ang ating mga ginulo. Kaya nabago po ang sitwasyon, mga kapatid, mga kaibigan. Naranasan sa mundong ito ang hirap, may kaguluhan, may patayan, may pandaraya, mga masasamang gawain. Di po ba gawayan ng Diablo? Dahil sa pagsuway ng tao, naging malaya si Diablo na hawakan ang buhay ng tao at ipinalit niya ang kanyang espiritu. Kaya ang tao ay nagiging masama. Binihag sila ng Diablo at lahat po tayo walang exempted, mga kapatid. We have that sinful nature. Kaya nung tayo po ay sinilang sa mundong ito, nandyan na po yung sinful nature. Kaya tingnan po ninyo ang bata. Habang lumalaki ang bata, nagkakasala, natututong magsalita ng masama. Sino po bang magulang ang magtuturo sa kanyang mga anak na magsalita ng masama, gumawa ng hindi tama? Pero makikita mo na lamang, yung isang bata, meron na siyang ginagawang hindi tama. At habang siya ay lumalaki, ayan, pag walang pagbabago, no? Pag walang nagtuturo sa kanya, nagiging masama ang tao. Kasi po, naging malaya ang espiritu ni Satanas sa mundong ito na patuloy po na nanliling lang sa mga tao. No? Pero ang magandang balita, mga kapatid, isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang tayo po ay tubusin sa ating pagkakasala at upang maibalik na muli na kawangis po natin ang Diyos. So sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesus na maibabalik muli na kawangis ng tao ang Diyos. Si Hesus po ang ating example. Pumarito siya sa mundo upang ituro ang dapat gawin upang tayong mga tao ay magbalik loob sa Diyos at magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Kaya kung ang tao ay magsisisi at tatanggapin si Jesus bilang kanyang Diyos na tagapagligtas, mabibigyan siya ng pagkakataon, magkakaroon ng pagbabago ang kanyang buhay dahil muli ay manunumbalik ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya sabi po dyan sa ating binasa, no? Let's go back to John chapter 4, verse 23. Okay. Let's go back to John chapter 4, verse 23 and 24. Sabi po dyan sa binasa po natin kanina, "Yet a time is coming, and has now come, when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth." Okay? Kaya ang Diyos ay naghahanap po ng tunay na magpupuri, mananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya ang tao right now, kinakailangan pong magkaroon ng Espiritu ng Diyos upang sa ganon ay tunay po silang magpuri sa Diyos na buhay. At ito ang hinahanap ng Panginoon. At ang number 2 po natin kanina, di ba sabi natin, God is looking for a true worshiper who will worship in spirit. And now is that God is looking for a true worshiper that will worship Him in truth. Katotohanan. Ano po ba yung katotohanan, mga kapatid? Ang katotohanan, it is the Word of God. No? Kaya sabi dyan sa John 8 verse 32, "Then you will know the truth, and the truth will set you free." Ang katotohanan, we need to know the truth. At ang salita ng Panginoon, ito po ang nagbibigay ng katotohanan sa atin. No? Tinuturuan po tayo ng mga dapat at hindi dapat na gagawin na maging buhay natin sa mundong ito. Kaya we need the Word of God. Kaya nga po sa ating pag-aaral, kailangan natin ang salita ng Panginoon. At ang salitang ito ng Diyos
Pag ito po ay pinasamuhay natin, mga kapatid, magiging kaaya-aya, magiging kalugod-lugod po tayo sa mata ng Diyos. And of course, magiging maayos po ang buhay natin. Ano man ang naging buhay natin noon, ano man ang mga naging nakaraan natin, mga pinaggagawa natin, may pagbabago. Dahil ang pangako ng Panginoon, the old has gone and the new has come. So, bagong nilalang. May pagbabago, mga kapatid. Dahil yan po ang nais ng Panginoon na mangyari sa buhay mo, sa buhay ko. Kaya kailangan po natin ang Espiritu ng Diyos. At sa pagtanggap po natin sa ating Panginoong Jesus, alam po ninyo ang nangyayari, ang Espiritu ng Diyos. Dumarating po sa atin, pumapasa sa atin ang Kanyang Espiritu. Dahil kailangan po natin sa mundong ito ang Espiritu ng Diyos. Without the Spirit of God, wala pong mangyayari sa tao. Walang pagbabago sa tao. Dahil ang patuloy na hahawak sa buhay ng tao ay ang Espiritu ng Diablo. Of course, ayaw po natin na mananatili po yung Espiritu ng Diablo na patuloy na hahawak sa buhay natin. Kasi kung Espiritu niya ang mananaig sa buhay natin, ano na lamang po yung magiging buhay natin sa mundong ito? Walang pagbabago, still pa rin na gumagawa ng hindi tama sa mundong ito. At yan po ay hindi po nais ng Panginoon. Dahil ang nais ng Panginoon, ang bawat isa po sa atin ay mabago, ang bawat isa po sa atin ay maibalik na kawangis ng Diyos. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na tayo po ay magkaroon ng Espiritu ng Diyos. Okay? At ang sabi po doon sa John chapter 3 verse 3. Okay? In John chapter 3 verse 3, sabi niya doon, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Tingnan po ninyo, hindi makikita o mahahanap ang kaharian ng Diyos unless ng isang tao ay born again. Kapatid, lahat po tayo, kinakailangan po nating maging born again. Born again is not a religion. Marami kasi ang nagsasabi, naku, born again yan, bagong relihiyon. Hindi po relihiyon ang born again. Kundi ang born again, ito po yung pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Dahil ang hanap ng Diyos ay relasyon. Hindi po relihiyon. Wala pong relihiyon na makapagliligtas ng tao. Tamang relasyon lamang po sa Diyos ang makakapagligtas sa tao. So mga kapatid, kailangan po nating maborn again. Paano po ba yung gagawin natin para maborn again? No. Of course, no. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. No. Acknowledge Jesus Christ as our Lord and personal Savior, makinig sa Kanyang salita, ipasamuhay ang salita ng Panginoon, no? At makikita mo may pagbabago sa buhay. Kaya nga sinabi kong born again, no? Dahil magkakaroon ng Espiritu ng Diyos. Dahil right now po, ang mga tao sa mundong ito na hindi tumanggap kay Jesus, hindi po nananahan ang Espiritu ng Diyos sa kanilang buhay. At yan ay manunumbalik lamang, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Kristo sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya yun po yung napakagandang balita, mga kapatid, no? Na may pag-asa sa mundong ito. Meron tayong aasahan. No? Hindi tayo nananatili sa kadiliman, kundi merong naghihintay na liwanag, merong naghihintay na magandang buhay para sa iyo, para sa akin. Kahit na naririto pa po tayo sa mundong ito, we can enjoy our life. Pagkasama po natin ang Panginoon, pag tayo po ay naglilingkod sa Kanya, mai-enjoy po natin ang buhay natin, mga kapatid. Kaya ito po ang ninanais ng Panginoon.
na ikaw at ako ay patuloy na magpupuri sa Kanya. Kaya ito pang hinahanap ng Panginoon, mga kapatid, na tayo po, bawat isa po sa atin, ay maging kahalintulad, maging tawangis ng Diyos. Dahil muli, ang Espiritu ng Diyos ay mapapa sa atin. So, napakahalaga, mga kapatid, no? So, sa pagkakataon na ito, ang tanong, qualified ka ba, kapatid? Are you qualified to become a true worshiper? Dapat umpisahan na po natin na tayo po ay maging qualified na maging true worshipers, tunay na nagpupuri sa Panginoon, upang sa ganun po, magiging maayos, magiging masaya ang buhay sa mundong ito. Kahit maraming problema, alam natin na hindi po tayo iiwanan ng Diyos na ating pinagliligtas. Amen? So, purihin po ang Panginoon dahil po sa kanyang mga banal na salita na patuloy na nagtuturo, naggagabay sa bawat isa sa atin. So ito ay yung hinahanap ng Panginoon, mga kapatid, na sa umagang ito, He is looking for a true worshiper. Those who will worship Him in spirit and in truth. Kaya siguraduhin po natin sa ating buhay na tunay nga po na mayroong Espiritu ng Diyos na nananahan po sa atin upang sa ganun, mabago po ang mga dapat mabago sa buhay natin. Kasi alam ko po, ang bawat isa sa atin gusto nating mabago, isn't it? At iyan ay mababago lamang po sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Espiritu ng Diyos. No. Dahil it is the Spirit of God na kailangan sa mundong ito. Upang sa ganon, ang Espiritu ng Diablo ay mapalayas sa ating buhay. At patuloy po tayong maglingkod sa Kanya ng buong puso't katapatan. Praise God! So, dyan po nagtatapos yun pong aking mensahe sa umagang ito. So, bago po ako magtapos, pwede po bang tumayo po tayong lahat? Tumayo po tayong lahat, and I want to lead you all in a sinner's prayer. Ito po yung isang panalangin na ang kinin po ninyong panalangin ninyo para sa Panginoon. Makapangyarihan po ang panalangin na ito. At alam ko po na may gagawin ang Diyos, kikilos po siya sa inyong buhay. So tayo pong lahat ay tumayo at itaas po natin ang ating mga kamay as a sign of surrendering to our living God. At sumunod po kayo sa panalangin na ito. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Naririto po ako, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko. Tulungan mo ako na lumakad nang naaayon sa iyong kabustuhan. Puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you all.